talaga nga namang tumataas na po guys yung rook at lipad ng mga dedelis. Talagang nangarap po sila guys ng mataas. Paano natin nasabi mga minamahal? Oh, ito kasi yung balita. Oh, DDS vlogger to ha. Ano yung sabi dito? Big rally sa Luneta. May rally daw po mga minamahal sa Luneta. Dadag sana sa July 20, people power na. Nako po, meron pong namumuong mataas na pangarap. Yung rally nyo nga sa hakbang ng Maisog, nilalangaw, magpipeople power pa kaya? Gaano kadami yung umattend sa Japan? Hindi umabot ng 50. Gaano kadami yung umattend doon sa Amerika? Diba? Konti lang. Hindi na madami. Nilalangaw na kayo. Tapos nangangarap pa kayo ng mataas na magpipeople power? Eh kung walang ang mga pamerienda dyan, kung walang mga lagay, kung hindi binabraso na mga mayor na na-impopuluensya ninyo, na-impluensya ninyo, mga congressman, yung mga political rally na yan, wala yan. Walang dadalo. Walang sisipot dyan. Diba mga minamahal? O, anong title ng vlog? Sa wakas, Baby Sara magsusona na sa Luneta. Ito na ang hinihintay. Magkakaroon daw po guys ng sona sa Luneta. Ang tanong dito, aaten ba? May dadalo ba? May sisipot ba? Yan yung tanong dyan mga minamahal. Kung merong dadalo, kung merong sisipot, kung merong pupunta. Kasi sa tingin ko hindi eh. Wala. Panis na itong mga Duterte. Yung kanilang mga pangalan. Actually, itong ano na to, itong balitang to, fake news yan. Hindi yan totoo. Hindi yan a-attend si Sara. Wala po yung capacity. Sa Davao lang po sila malakas. Diba? Tapos yung mga vlogger, malakas lang sa media. Pero wala yung actual support. Yung dadalo, wala yan. Wala yan, guys. Hindi nila mapapabagsak itong administrasyong Marcos by doing people power. Wala yan. Kahit nga yung dating ano nila, yung dating pautot nila na destabilization, wala nga eh. Hindi nga nangyari. Diba? Walang sumuporta sa kanila eh. Iilan lang yung mga retired na PMA ang sumuporta sa kanila. Iilan lang. Mabibilang mo lang sa daliri mo. Kahit si Digong mismo, yung nagpataas ng sweldo sa mga sundalo. Diba? Wala. Kasi yung mga military natin, nakasuporta sa administrasyon. Kasi ang kabagsakan ng ating administrasyon ay kabagsakan din po ng Pilipinas. Diba? Wala. Walang umattend. Impeachment? Oh, may nag-comment. Impeachment daw. Wala. Hindi yan may impeach si PBBM. Baka si Sara pa mismo yung ma-impeach. Bakit? Ayaw ng taong bayan kay Sara eh. Tingnan nyo ha, nung nagkaroon kami ng rally doon sa Liwasang Bonifacio, di ba? Tandaan ninyo, nag-speech pa tayo doon eh. Ano yung nangyari? Di ba? Kunti lang naman yung umattend kasi wala namang politiko sa likod namin eh. Pero, yung rally namin may sumpa. After 1 month nag-resign, ganyan po katibay, kalakas ang boses namin. Di ba? O what if magkaroon kami ng ano ng impeachment rally kay Sara Duterte? Posible pa yan na magkatotoo. Pero yung impeachment sa ating presidente, wala yan. Kasi mag-i-impeach ka, sino yung mga nasa camera? Mostly mga pro-admin. Diba? Mga pro-admin. Tapos iilan na lang yung may mga tililing na pro-dudes. Si Alvarez na nga lang yung natitira eh. Oh, ano pa yung magiging boses ninyo? Diba? Wala na. Oh, diba? Wala na. Gagamitan nyo ng dahas? Through assassination? Ay nako, malakas yung security forces ng ating presidente at mayroong message itong si PBBM. Ano yung sabi niya? Ayaw niya po sa political violence. Itigil ang political violence. Pinaringgan na kayo. Oh, ano yung ibig sabihin nun? May meaning yun. Diba?
naghahanda din ang administrasyon kontra laban sa inyo. Yun yung totoo dyan. Diba? Ano pa yung mga posibleng rason para matanggal ang administrasyon? Oh, pag hindi pagbabayad ng tax. Diba? Pero kami, taxpayer kami. Nagbabayad kami ng tax. Kasi itong si Duterte, ang sabi niya noon, huwag kayong magbayad ng tax. Ano yung ibig sabihin noon? Pag hindi nagbayad ng tax, oh, mawawalan ng pondo ang gobyerno. So, kabagsakan din po yan. Pero required ang magbayad ng tax. Wala yan. Wala yan. Kaya sabi ko sa inyo, panis na yan, sila Digong, yung big rally nila sa Luneta. Well, see. Tingnan nga natin. Tingnan natin mga minamahal. At i-message nyo ako kung totoo man na merong big rally na magaganap ngayong July 20. People power daw eh. So, 2 days lang ito. So, na na din ang ating presidente. Nakakuha ka ng 86,000 views, oh. Tingnan natin. We will see kung totoo nga itong banat ng mga DDS vlogger na to. Alam nyo, sa totoo lang, guys, ang dami talaga mga fake news ngayon, oh. Magkano yung bayad sa mga taong ito na gumawa ng fake news? Bukod sa may kinikita kayo sa inyong mga YouTube channel, magkano ang lagay sa inyo para suportahan ninyo itong mga criminal offender, criminal violator, criminal supporters, di ba? Itong pogo protector, corruptionist, opportunista, di ba? Magkano yung binabayad sa mga taong ito para gumawa ng fake news? Di ba? Para gumawa ng mga maling balita. Ako hindi ako sumusuporta sa mga mali. Nasa tama lang tayo. Never pong nag-content si Mima Alicia ng fake news. Never po akong na-brand sa fake news na yan. Never. Kasi ako, may credibility ako. Alam niya ng mga viewers natin, hindi ko magagawang mag-fake news. Wala po talaga sa akin yan. Kaya, kayo mga minamahal, mag-ingat kayo. Maging critical kayo sa inyong mga pinapanood. Kasi madaming budol ngayon. Oh, example natin, ito. Itong VMR channel na to, na ito din yung binigyan ng pang Hong Kong, libre na sa hotel, may pocket money na sila, tapos nanghingi pa ng ng pera sa kanyang mga subscriber ng pamasahe. Budol to eh. Budol yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, wala to. Kaya nga sinasabi ko ulit sa inyo mga minamahal, itong mga taong to, yan, sila Badat Bay, yan, yung sila Oli, yung mga taong yan, pati mga pahinante ni Kibuloy, sila yung sumisira sa imahe ni Sara Duterte. Uy, totoo yan. Sila ang sumisira sa image ni Sara Duterte. Hindi ako nagsisinungaling dyan, totoo yan. Kayo yung sumisira sa image ni Inday. Diba? Anyway, yun lamang po guys, it's me again, si Mima Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.